Ang Office of the President sa pakikipagtulungan ng DILG, Department of Interior and Local Government, ay ipapakita ang galing at kultura ng bawat lugar sa bansa sa pamamagitan ng Parol Making Contest na may temang isang bituin, isang mitiin. Ito ay isang nationwide parol making competition at ang mga LGU o local government unit na nais lumahok ay nag-sign up para dito. Sa Pasig, ang mapipili naman sa mga barangay na lumahok ay may pagkakataong maitampok ang parol sa Christmas tree ng Malacanang at may karagdagan pang premyo. Ang ilang barangay sa District 1 ay nagsimulang gawin ang kanilang parol simula 10 a.m. ng November 3. Mga recyclables ang materyales na gamit sa pagbuo ng mga nagagandahan na parol at ang mga barangay officials kasama ang kanilang mga staff ay naging abala tulad ng Barangay Palatiu Chairman na si Bobot Guevara at Cap Raymond Lising ng San Antonio. Ay Luan, magandang araw tsaka sa iNews. Lahat naman ang gustong sumali, gusto niyan manalo. Pero siyempre, in every competition, there is always a winner and loser. Recycle. Tsaka indigenous materials. So, kinumbay namin yon. Yung mga pet bottles, tsaka ito yung mga bote ng Mountain Dew. Tapos ito naman, bote ng Coke 1.5. Ayan. Yeah, may pattern kami na alambre, tapos dinikit namin ng glue stick. Ayan, tapos yan. Tapos ilagyan namin ng glitters. So, ito po yung pinaka-petals namin dun sa bulaklak. Tapos, yung iba naman, yung pinakabili namin, yun yung indigenous. Yung mga mais, abaka, yun po yung ginagawa namin, yung bilin sa gitna. So, para yung Christmas, spirit of Christmas. Siyempre naman, Ang mananalo sa Pasig ay ilalagay sa Malacanang to compete for nationwide parol making contest. May iba, recycled materials. Actually, puro lang to, mga store-bought materials yung iba. Pero primarily, recycled as much as possible. Well, handa sumali. Kami naman, nakikiisa lang kami rin sa mga programa ng ating pamalang lungsod. And tagal na rin na walang ganitong mga parang contest, patimpalak. So excited rin kami na maging bahagi nitong programang ito. Oh well, syempre sa aming mga kabarangay na talagang nag-step up, no? Medyo last minute ito, pero nag-step up sila para makasali ang Barangay San Antonio. Good luck! At syempre ngayon pa lang proud na kami sa efforts na ibibigay ninyo. Ayon naman sa Barangay Santa Cruz sa pangunguna ni Cap Remy Reyes, ang kwento sa likod ng parol ay mahalaga at ganun din ang sa Barangay Santo Tomas na ibinahagi ni Kagawad Obet Padoga na ang tema ay ang pagbangon sa likod ng pandemya. Actually, nag-brainstorming kami yan, Kagawad, mga kabarangay ko, mga prok, mga homeowners. Tapos nag-come up kami na sabi nga namin, pagbangon after the pandemya. So ito, ang sentro natin is yung happy family. Okay? Diba? Tapos nag-survive ang mga victim ng COVID-19. So after that, nagbalik na tayo sa normal. Meron tayong mga palaro, tradition ng Barangay Santa Cruz, yung Santa Cruzan. Ito, mga sports. Tapos ito, yung nativity. Balik tayo sa team ng Christmas, nativity. At ang lahat ng materials namin ay recyclable. Kita nyo, balat ng mais, tapos yung electric pan, yung frame ng electric pan. Ang logo ng Santa Cruz, sabihin, hawak kamay tayo, sama-sama, may unity. Ang Pasig, balik saya pagbangon sa pandemya. Iyon ang ating lahat yan, recyclable yan, no? Handang manalo ang Santa Cruz! Mabuhay ang Santa Cruz! This is not just an ordinary parol . Kasi may kwento yung parol namin. Kwento ng pag-asa na bagamat tayo may kasalukuyang kinakaharap na na pandemya o problema, at the end of the day, hawak kamay, sasama-sama, may pag-asa, makakaraos tayo. Sa huli, kasi itong parol namin, baligtaran siya . May kwento rin sa likod na ang pinaka mabisang gamot sa
sa sakit na pandemya ang ginaganawa natin ngayon, panalangin pa rin sa Panginoon. Yan yung tawag na baliksaya para sa pagbago sa pandemya. Yan yung mga ginamit namin na kung saan sinariwan namin yung nangyari sa nakalipas sa 2 taon sa during COVID. At yan din naman yung parol na mask yan, mga face mask, na napakalaki ang bag sa lipunan, no? Dahil maraming nasave na buhay dahil dyan. At yung star naman yan, yan ang sumasariwa din sa mataas na pangarap ng Barangay Santo Tomas. At yung liwanag na iilaw dyan, yan yung nagbigay din sa amin ng mas magandang kinabukasan, mas magandang at maliwanag na kinabukasan. Yun mo ang tema namin talaga. Opo naman, pinagsikapan ng buong council, yan, lahat yan, ano, kahit maiksi yung panahon na preparasyon, pero sinikap namin magkaroon ng partisipasyon ng Barangay Santo Tomas at naniniwala kami na isa to sa panlaban namin sa buong barangay ng bawat barangay sa Pasig. May mga mechanics na kailangan sundin ang mga barangay na tiniyak ng Pineda, Sumilang at San Jose maging ng Kalawaan at Kapitolyo na sundin upang manalo. Magandang umaga po at magandang umaga rin sa lahat ng mga nanonood sa iNews. Yung ginamit naming materials, it's made of scrap woods na ginamit na namin last 2019. So instead na itapon namin, ayan, pinakinabangan pa namin para dito sa proyekto ngayon ng City Government of Pasig. Actually, meron kasing mga required sizes ang DILG din at ang City Government. Meron kaming ginagawang 5 feet at saka yung 2 feet na ngayon nandiyan ongoing yung mga paggagawa natin kasama yung mga fellow kabarangay ko sa Pineda. Lagi naman handang-handa ang Barangay Pineda kasama dyan ang buong council headed by Cap Frankie De Leon at syempre yung head ng gumagawa sa amin ng Christmas parol namin, si Chikoy. Ayan, kaya kukunin ko na rin yung pagkakataon para pasalamatan yung mga talagang nag-effort dito sa parol namin. Si Chikoy po, anak po ni Cap Frankie De Leon at yung mga fire volunteers namin sa Pineda, andyan silang lahat. Siyempre yung Tayo organization kasama rin namin. Popsicle sticks, yun. Kasi sabi nila recyclable eh, di ba? So I made use of this, yung mga popsicle sticks to represent the houses, the community. Kasi itong parol na to, it resembles the community. Yun yung ano ko, yun yung idea ko. Isang bituin, isang mithiin. So, isang mithiin, kaya isang community working together para sa isang ano, sa isang goal. Siyempre, sino ba hindi? Ikiniklaim ko na, nasaan? Kasi ano, just imagine, ang preparation namin, in-announce lang, that was only yesterday. Tapos, November 3 ngayon, yung on the spot. Then tomorrow, yun na yung judging. Imagine yung preparation namin. Yes, laluan. Ang aming gawa, kagaya ng mga dinidesign din namin sa barangay, kung saan kami nakilala. Iba't iba, halo-halong mga plastic, hard plastic materials. Yun ang aming pambubuhay dito sa aming parol. Handa na bang manalo ang Sana, siyempre. Handa naman kami palagi. May sinasabi sila, Cap, na 2 feet at saka 5 feet. Ano itong sa inyo? Ngayon, lahat ng ginagawa rito ngayon is 2 feet. Okay. Yung 5 feet, doon yon sa Christmas Village ikakabit. So sa December 16 pa yon, 5 feet. Meron iba excited, gusto na nila ngayon na rin. Siyempre, pasasalamat sa lahat ng mga tumutulong na gumawa ito para itaas ang bandera ng Barangay San Jose. Actually, luan ito, gawa namin ito sa mga recycled materials. Nandiyan yung kutsara, nandiyan yung plastic bottle, tansan. Ayan, yun yung mga usually na ginagamit namin. Kasi ito, competition na para sa mga recyclable materials na pwede nating ipakita yung ganda. Okay lang. Bahala na. Basta kami, join na kami kung ano man yung kalalabasan. Basta at least, tinatayo lang namin yung bandera ng Barangay Kalawaan. Okay, good luck po. Thank you, Alwan. Salamat. Nahuli mo ako. Ito ay gawa sa yung plastic bottles na ganyan ang ginamit namin. Oo. At saka, ano pa ba yung iba natin ginamit? Saka may, ang ano dito ay alambre, kanya lang inano na
binalutan namin para hindi makita masyado. At saka yung mga lights, ay yun lang yung ano, yung naiiba. Oo, kasi yun lang yung ginamit namin dahil siguro yan ang pinaka the most ano no na hindi namin maibibili na ano. Okay. Handa naman ang Kapitolyo kung pwede. Eh ano namin ang gumagawa sa amin, senior citizen. Senior citizen na namin ang gumagawa sa amin. Oo. Pero talagang ginagawa niya kasi nag-social sa kanya. Kanya actually hindi talaga namin binili or ano, talagang ginawa 'yan. Oo, ginawa niya 'yan. Senior ang gumagawa sa amin ng aming ano, ng aming parol. Ang ilan pa sa mga lumahok na barangay sa Distrito 1 ay ang bagong Katipunan, Kanyogan, Tagad, Kapasigan, Malinaw at Santa Rosa. Apat na barangay ng District 2 naman ang sumali at ginawa ang parol sa Kaalinsabay Court Barangay Manggahan. Ang mga ito ay ang Pinagbuhatan, Maybunga, Manggahan at Santolan. Aabangan ang mapipiling parol na posibleng magwagi naman sa nasyonal ang DILG Pasig, Barangay Affairs Office at ang lokal na pamahalaan ay pinangunahan ang palisahan na ito sa lungsod. Mula dito sa Sports Center ng Pasig, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.